kahit anong mangyari, hindi ko iiwanan yung mga kapatid ko. Yan po yung para sa amin to. Na ako pa kaya kung masaktan ako. Huwag lang mga kapatid ko. Yung panganay na anak mo nila. Sabo dinala! Ayaw mo! Anong dinala namin? Ayaw mo sabihin! Sa'yo dinala! May balit si Papa guys. Pa rin, ito si ano? Idol Raffy, yung bata po ay 9 years old lang. Kali din na pera, nakatawa ko! Pera! Ano kayo? Kapal mo kayo! Magpahal sa inigan! Ito ito, saan galing? Ha? Kapal mo kayo! Wala kayo kitira ako! Kapal mo kayo! Patigutok kayo! Patigutok! Ano pa ito nangyayari na ito? Kawawa mga bata. Tay, bakit naghiwala yung anak nyo? Ano sir? Itong si Ibrahim. Sa silos po. Nagsisilos siya habang nandun si yung anak ko, si Ninya, nasa Japan po. Kahit na wala ang pagsisilos niya po, wala sa lugar. Nakipaghiwalay na po yung anak na, ko? Oo, nagsawa na rin yung anak ko. Nananakit kasi, ko ito? Nananakit po. Naaktuhan ko yan po. Naaktuhan ko po yon, sinuntok. Oo, yun, sinakal yan. Pinatungan, sinakal yan. Tapos, sinipa ko yung pintuan. Pagsipa ko sa pintuan, doon ko naaktuhan na sinakal niya ang anak ko. May dala ko. Imbis na sugurin ko, hinarang ako ng anak ko. Wag pa, wag pa. Ma'am Leona, magandang hapon. Magandang hapon po, Salapi. Opo, nandito po si tatay at sa kanyang kapatid nyo. Susumbong nga po. Meron silang pinakita ang video. Matindi po yung nakita ko. Yung mga anak niyo po na trauma doon, for sure, yung pagwawala po ng inyong ex. Sige, gagawin po natin ng paraan para hindi na maulit yun. Nananakit po pala ito at saka sobrang magselos, kaya hiniwala niyo po siya, ma'am? Opo. Sobrang seloso po siya. Dati pa man, ganyan na po siya, pero nakakaya ko naman po yung pagiging seloso niya. Kumbaga, sinusunod ko na lang din po talaga yung ano niya. Yung gusto niya po, para hindi lang po talaga kami mag-away ng gusto. Pero may mga bagay po talaga na pag sobrang selos niya, hindi niya po talaga nakakayanan. Na hindi ko naman maintindihan bakit ganun siya. Sinusunod ko na lang din po talaga yung gusto niya. Alakala sa mga bata. May trabaho ba ito, ma'am? Wala po siyang trabaho ngayon. So, ibig sabihin, palamunin, kayo pong sumusuporta sa kanya. Kasama na siya doon sa anak ninyo na sinusuportahan niyo, kasama siya doon. Opo, kasama po siya, ma'am. May bisyo ba ito, ma'am? Lagi po talaga kasi siya, palabarta na po talaga kasi siya, sir, therapy. Kailan po kayo nag-iwan, ma'am? Kailan niyo po siya hiniwalayan? Dito lang pong October. Ano po yung naging mitsa ng kasi po, once and for all paghiwalay niyo? Kasi po noon, nung salang po kasi noon dito, mga siguro, wala pang mga isang buwan. Pinapayagan niya akong umalis kasama yung mga kawork mate ko. Umaalis lang kami, kumbaga, namamasyal lang kami, pero walang lalaki. Nagpapaalam po ako ng maayos sa kanya, pumapayag naman po siya. Pero dumating sa punto na parang gusto niya, pumili ako ng makakasama kong kawork mate kasi daw BI daw si ganito, BI daw si ganyan. Pero wala pa naman, as in wala pa naman ganun ako katagal dito. At wala po talagang nagaganap na kung ano man talaga na may kasama kaming lalaki. Wala po talagang ganun. Talagang pasyal lang po talaga kami kung saan-saan. Kasi bago lang po kami dito sa Japan. Hindi po kayo kasal, tama? Hindi po kami kasal. At meron po siyang baril? Sumpak, sir. Sumpak, okay. Ibrahim, magandang hapon. Apo. Ikaw pala ay nagmamayari ng sumpak. Hindi po totoo yan, sir. Wala pong katotohanan, sir. Kasi okay. Yung nag-search po yung mga pulis sa bahay, pinadampot po nila ako. Wala po silang nakita. At saka mayroon po nakakita na hindi naman po talaga sumpak yung dala-dala po. Ano po yung dala nyo? Pinapaputok pa. Yung kawayan po na bilog, na pinangano ko po dun sa aso. Kasi yung aso po na dumadaan, na taol ng taol at naglalaway po. Hindi mo na pwedeng gawin ulit yun. Yung nakita ko sa video na nagmumula ka, nagsisigaw ka, tapos yung anak nyo natotroma na. Hindi niya na po pwedeng gawin yon. Opo. Hindi na pwede. Kukuha kami ng barangay protection order na para hindi ka pwedeng lumapit. At kapag ginawa mo ulit yan, padadampot kita kasi yung bata, natutroma na. At saka isa pa, Ibrahim, wala kang karapatan sa mga bata. Una-una, hindi kayo kasal. Pangalawa, wala kang trabaho.
Apo. Major Rosalino Panlaki, Chief of Police ng Morong Rizal. Major, magandang hapon. Sir, good afternoon, sir. Okay, pakimonitor nyo lang po itong si Ibrahim Mahir Erni kapag nagwala ho ulit to doon sa pamamahay, nag-iskandalo, pamamahay po ni na Mr. Leonardo Hinson, yung tatay po ng complainant namin na OFW. Pakiano lang po, pakidampot at pakikulong. Apo, sir, kapag ka po inulit niya yung kanyang ginagawang ganun, sir, aarestuhin natin at sasampahan po sa sir natin ang kaukulang kaso yan. Sir. Opo, inquest po agad. Yes, sir. Opo, at sir. Gusto niya makalaya, magpiansa siya. Pero huwag niyo pong piansahan. Ano, Ma'am Leona, huwag ho kayo magpiansa pag siya ay kinulong. Sige, asahan po namin yan, Major, ha? Yes, sir. Yes, sir. Major, yung telephone number niyo po, yung personal cellphone number niyo, ibibigay ko po dito kay tatay at saka dun sa kapatid para pag naulit to, tatawagan kayo, agad-agad magpapadala kayo ng mobile para damputin siya. Tama, Major? Yes po, sir. Yes po, sir. Anytime po, pwede silang tumawag, sir, at paparespondihan natin po kaagad para ma-aresto pagka inulit po niya yung ganyang ginawa niya, sir. Maraming salamat po, Major Rosalino Panlaki, Chief of Police ng Morong Rizal. Mabuhay po kay Major, sir. Thank you, sir. Mabuhay po kayo, sir. Yung pagkatalo po namin kasi, Sir Rapi, ganito po yun. Yung buksan ko po yung account ng misis ko, nakita ko po sa conversation nila ng mama niya at saka ng ano niya, na sinisiraan po ako kahit hindi naman po totoo. Sinasabi nila sa anak nila na may babae daw po, na may inaano po ako mga bisita dito. Tapos ayaw po nilang ipatubos yung bahay na sinangla ko sa pag-alis ng anak nila. Hindi na po sa akin pinapadala yung ano ng ano, mga bata kasi sabi nila noon, bakasyon lang daw dito. Noong nagbakasyon po kami noong August, dito na po nila in-enroll, dito na nila pinag-aral. Di na po kami pinauwi ng Tagaytay kasi po dati naman po, sa Tagaytay naman po kami. Ilabas ko yung mga bata, isisimba ko sana, eh hindi naman po sila pumayag. Kaya talaga nakakasama po ng loob. Okay. Tapos po papalabasin po nila na ako pa pala yung masama sa lahat ng tulong na ginawa ko na tinulungan ko makapag-aral ng pamilya ko, pinautang si Leona, tinulungan na tumira habang nag-aaral siya, makaalis, lahat po ng gastos. Magpapadala po sila noon every once a week po, nagpapadala sila 300 to 500. Ngayon po, susumbat nila sa amin na sila daw po ang nagpa-aral, sila daw po ang ano, sa anak nila. Sir, may trabaho kayo? Ngayon po, opo. Nagda-drive po ako sa, kasama ko po yung sa may bahay, sa may lalamove po. Nakikitara na lang po ako dun sa kaibigan ko, dun sa malapit sa bahay ko kasi nga, hindi po nila tinutubos. Hindi naman po yun lahat. Kasi po, yung train, magkano ba yung binili natin na sa second hand na motor mo? 23, 24 po ata yung bili namin na sa second hand yung motor. So, parang nag-aaral po kami doon. 22,000. Ang ibinigay nyo lang sa akin, is 14,000. Kinuha nyo pa sa akin yung 3,000. Bali, 11,000 lang. Sa pinagsanglaan nyo, 11,000 lang yung nahiram ko. Totoo ba na yung bahay niya, isinala niya para makapunta po kayo ng Japan? Totoo ba yun? Totoo po yun, pero bumili rin po kasi siya ng motor noon. Tapos nagbayad po kami ng upa namin noon sa Amos. Kasi po nangungupahan po kami noon that time. Kasi nga po, naendo na po ako noon sa work. Kaya nag-decide po talaga ako mag-abroad. Okay, magkano po yun pagsanla niya sa bahay niya? 60,000 po. Magkano po doon sa 60,000 ang nagamit niyo po na papuntang abroad? Pamasahe at kung ano na pa, paglakad ng papeles hanggang sa makarating sa abroad? Hindi po na po siya matandaan, Sir Rafi, kasi naghati-hati po talaga yung gastusin namin sa pagkain, yung upa po namin sa bahay, tapos yung motor din po niya. Hindi po, Sir Rafi. Oo, kasama po yun. Hindi po akong pera nun. Ano pa? 11,000 lang yung natulong nila sa akin doon, tapos hindi po talaga kami nangupahan, no? Kasi may milk na siya po yung kapatid ko na tumulong sa kanya. Sir Rafi, bako po yung makapunta ng Japan kasi po yung kapatid ko po is teacher ng Nihongo sa Japan. Siya po yung tumulong na makapunta dun sa agency, kung anong gagawin. Ang kapatid ko po sa Japan na teacher, yung nag-ano sa kanya na makarating din dun. Tapos okay po, may utang po sila sa nanay ko na kulang 30,000 na pinabili niya ng mga uniform niya, ng maleta niya, kung ano-ano po. Kapnanay ko pa po ang tumulong sa kanila at nagpautang ng pera. Okay. Para lang po makalis din po siya. Aha. Tapos po, yung milk tea shop po namin, ako po yung nagmamanage, no, na yung kapatid ko po sa Japan, binilhan po kami ng milk tea shop, sa amin po pinagmanage, mag-asawa kami po yung nagbabantay. Sa kanya po binibigay yung kita ng, sige, para ganito, hindi ka namin, ayaw namin na gawin kang pasahuran, ang kita ng ganito, sa'yo lahat yan. Huwag mo na kami bibigyan. Habang nag-aaral po siya doon,
ng Nihongo habang nag-aaral po siya ng Tesla. Doon po siya umuwi sa Merchisette. Doon po kami nakatira. At yung kita po ng ganito, kanya na po panggastos niya po sa sarili. Ngayon po ang, nung nandun na siya, nung kumikita na sila, ang lumalabas na masama, ako pa po ngayon. Kami pa po ng pamilya namin, ang masama. Kaya kinuha po nila yung mga bata. Tapos ngayon, ayaw ipakiram sa akin, ayaw ipakita. Sila pa yung magre-reklamo sa amin. Kung ako ang tatanungin, hindi ka nakapunta dyan ng Japan kung hindi pala dahil sa kanya at sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, yung bahay niya ang naging tulay para ikaw ay makarating dyan sa Japan. Nararapat lamang na matubos yung bahay niya, na ikaw ay nasa magandang kalagayan na ngayon dyan sa Japan. Number two, nung pumunta ka dyan sa Japan, yung sister niya na nasa Japan na, nauna na sa'yo, yung pala ang nag-finance para sa uniform mo, maleta, etc. May utang na loob ka pala sa mga kamag-anak nitong si Ibrahim. Tapos ngayon, nasa Japan ka na, ibigla mo siyang iwan sa ere, kaya naman siguro nagwawala ditong isa. Sige po. Tubusin niyo po yung bahay na isinala niya. Sige po. Gusto ko manggaling sa inyo na dapat tama lang, di ba? Natubusin mo yung bahay na yon. Kasi pinanggamit naman yun sa pamasahe mo papuntang abroad, kung ano pang mga gastusin, paglalakad ng mga papeles, etc. hanggang sa makarating ka ng Japan. Tubusin niyo po yon, okay ma'am? Sige po, tutubusin ko po yon. Good. Pero good. Hindi po talaga kanya yung, kumbaga hindi po talaga kanya yung bahay. Sa, ang ano po talaga yan, kami po talaga ang nakatira nung Sania. So NHA po yan. Kumbaga, magka-live-in po kasi kami, siya yung ama ng mga bata, so sa kanya ko po pinangalan yung bahay. Pero ang talaga pong nakatira po doon sa niya, simula pagkasilang po ay ako po. Bahay niyong dalawa? Opo, bahay po naming dalawa po yon. Kasi po sa squatters area po kami nakatira doon po sa niya. Tapos po, nung nagpa-demolish po yung niya, nakasama po kami kasi malapit po kami sa creek. So, dapat nga po, ang gagawin ko po noon, para po sa akin po nakapangalan, dapat po talaga single, magiging single man po ako. Pero dahil live-in partner ko siya, dahil karamay ko siya sa buhay, siya po yung ama ng mga anak ko, at sa bilang respeto rin po para sa kanya, ipinangalan ko po sa kanya yon. Akin po nakapangalan yun, sir. Tapos, unfair naman po kung hindi po sa akin, kasi ilang beses ko pong pinagawa yung bahay nila doon, sa pinag-relocate nila. Twice po kaming lumipat na sabi nila, o saan nyo gusto tumira? Kasi ako po, sa Sikatuno Village po kami nakatira. Sa kanila, sila po sa Niya. Ngayon po, sabi nung ano ko, may pamilya na kayo na magulang ko, may pamilya na kayo, kailangan magbukod na kayo. Ang sabi ng magulang niya, o sige, may bakanteng bahay dito, ipagawa nyo na lang. Pinagawa po namin yon. Ngayon po, pagkatapos ipagawa, bumalik daw yung kapatid nila may-ari ng bahay, kinukuha na. Lumipat na naman po kami, nagpagawa na naman po ako doon po sa may gitna nila. Okay. Twice po kami tumulong sa kanila sa pagpapagawa ng bahay para may sarili lang ako. Siyempre, yes, nagkaroon po ng census. Ngayon, nung nagkaroon ng census, siyempre, siguro sa kahihiyan nila kasi siyempre, ilang beses na po ako nagpagawa. Kaya ipinangalan na po sa akin yung bahay. Chairman Romy Resurrection, Barangay Maimbangkal, Morong Rizal. Hello, Chairman. Hello po. Opo, ganito po ang gusto ko pong mangyari at hiling ko po sa inyo. Gumawa ho kayo ng pag-iimbestiga dito sa kaso, and then ang gusto ko pong maging ending dito na sana magkaayos itong dalawa, na wala na po mangyaring yung bang pagwawala nitong si Ibrahim. Nakikita ko naman yung dahilan kung bakit siya nagwawala. Nakukuha ko na. Pero ang importante sa akin, alamin po yung tungkol sa mga properties na binabanggit. Anyway, magpapakita po sila ng mga dokumento. Ma'am Leona, pag lumitaw na talagang bahay niya yon at nakatulong talaga siya sa inyo, kailangan bayaran niyo rin po yung mga naitulong sa inyo. Okay, opo. Sige po. Ganito na lang po yung gagawin ko. Sige po, babayaran ko po siya first week po ng January o second week po ng January yung bahay na yan. Pero po, ang gusto ko lang pong mangyari talaga, huwag niya rin pong bubulin yung magulang ko dahil hindi na rin po talaga ako babalik sa kanya. Kasi lahat na rin po talaga ng panunumbat ng mga sinabi ng mga magulang niya. Sandali lang. Ipag-DNA test yung bunso namin anak. Ibrahim, yes po. Naintindihan din kita kung bakit gusto mo mapasyal yung anak mo. Kung tutusin, anak mo yun, may karapatan ka rin talaga. Pero kung ikaw ay mag-behave,
Opo. At mangangako ka, of course, opo, with supervision, na pumasyal ka dyan sa bahay ni tatay ngayon para makausap yung mga bata. Kung papayag yung mga bata, then why not? Opo. I will allow it. Ang nangyayari po, yung isang anak ko po, nagsusumbong po sa akin pag lumalabas daw po sa therapy. Sabi daw po, madadamay po sa akin, dadamputin ng polis, tapos paggabi may mumu. Inaano po nila yung mga bata, parang binibrainwash din po nila na ayaw pong papuntahin sa akin. Kaya nga po ito, sir, eh. Tinatawag namin DSWD, sarado kasi holiday ngayon. So ipapa-assess ko po yung mga bata sa DSWD, kasama ka sa ipapa-assess, maging si tatay. Maging titira ng mga bata. Nang sa gayon, gusto kong bilang tatay, magkaroon ka rin ng karapatan sa mga bata. Makita yung mga bata, laruin sila, pero supervised visitation for now. Ibig sabihin, nandiyan yung taga DSWD, nandiyan si tatay, na bisitahin mo yung anak, nandiyan siguro yung barangay, pwede magkaroon ka ng special moments sa bahay muna nila tatay na makasama yung mga bata. Tinutulungan kita rito. Pero sa oras na magwala ka, tapos yung mga bata, may kita ko sa video, umiyak na naman dahil sa pagwawala mo, hindi ka na dapat. Sasabihin ko sa DSWD, iwag ka ng payagan. Yung pangyayari po na side po na sinasabi nyo, ang exact po na nangyari to, na nangyari yon, ganito po. Nagtatalo po kami ng mag-asawa. Siyempre, away po mag-asawa. Lasing po yung papa niya. Siya po yung nag-provoke sa akin na magalit din. Kasi away mag-asawa, mangingialam kayo. Tapos pagmamauyan ako ng tatay niya na ganito, ganyan. Ikaw kasi ganyan. Lahat ng kasamaan, sinabi nila sa akin noon, hindi po nila inisip sa dati na hindi makakaalis yung anak nila kung hindi po sa amin na pamilya. Sa pamilya ko. Tapos po ngayon na nakaalis na, nagtatalo lang kaming konti. Siyempre, natural naman po siguro sa mag-asawa na may konting problema, lalo na palayo. Ang sinasabi ko lang naman sa kanya noon, mag-update ka sa akin kasi para alam po kung ano ganyan. Nagalit po bigla yung lalaki, yung binang ko po lalaki. Nagalit po, siyempre, nakainom po siya. Tapos lumala na po na lumala hanggang sa nagtatalo na po kami, hanggang sa nagsigawan na po kami. Tapos ngayon, yung video lang na nag-aaway na nagagalit na rin ako, yun lang po yung nilalabas nila. Eh kasi po, hindi kayo nakabukod. Kaya siguro, narinig nung peres niya, no? Peres ni Leona, na nag-aaway kayo. So dapat, nagbubukod kayo, hindi kayo nakikitira. Oo nga po, yun nga po. Kaya nga po yung kaibigan ko po na, dito po ako nakatira ngayon sa kaibigan ko po na Master Sergeant. Nakikitira lang po ako dito ngayon na nag-ano-ano po dito. Kasi nga po, hindi po nila kinukuha yung bahay ko na gustong-gusto po nilang ibenta ko na lang daw po at tumalis na lang daw po ako dito. Sige po, pumayag naman po si Leona na tubusin po. Pero paano naman po yung mga ginastos at pinautang sa kanila ng magulang ko? Oy, bayad na yun para sabihin ko sa'yo. Bayad na yung 25,000 at saka yung mahigit yung 4,000 at saka yung sinasabi ng mama ko na pang shopping. Bayad na yun. Ano yung sinasabi mo? Alam mo ba na nabenta na yung milk shop namin na bankrupt na siya dahil dun sa pagmamanage natin na ginagastos mo. Oh, hindi mo ba naiisip lang dahil sa akin kaya kuminanage yung milk shop dahil ako ang nabaasikaso dyan? Kahit galit ako sa pagkakasal na yung pagkakasal. Di ba nandiyan ako sa milk shop pagaling araw? Nagtitin na ako at nilalako ako dyan? Natural, dalawa tayo mag-aaral. Hindi natin kinukuha yung mga ano natin. Huwag na tatabihin sa akin. Ako ang dahilan na nagbangkrap yung ano lang. Sige, makasingit po. Makasingit po. Ma'am Leona at saka Sir Ibrahim at Tay, nakikita ko ang pinag-ugatan ng away din dito. Number one, pera. Number two, yung pakikialam ng third party. And then number three, itong si lalaki sa selos, nagkahiwalay, ngayon gusto niyang magkaroon ng karapatan na bisitahin yung mga anak niya, hindi siya nabibigyan ng karapatan, kaya itong suma total. Ayusin po natin yan. Makikialam na po yung DSWD at makikialam po yung barangay. So yung barangay at saka DSWD, gagawa po ng assessment kung ano po talaga ang tunay ng sitwasyon, and then kung ano po yung desisyon ng DSWD, yun po ay sasang-ayunan ko, susuportahan ko. Okay? Yes, sir. Umpisa tayo doon sa pera na pumayag naman si ma'am na tubusin na lang yung bahay na naisanla. Ibrahim, opo, mag-behave ka na kasi. Opo. Dahil sa oras na bumalik ulit yung ugali mo na nagwala ka, tapos yung mga anak mo natutroma, umiyak na, tapos meron ka pang mga salitang patay, gutom, etc., which masakit yon para sa mga bata, sasabihin ko na mismo sa DSWD at sa barangay, maging sa PNP,
na huwag ka nang payagan lumapit doon. Apo. Okay, sir? Behave, Apo. Sir, behave. Okay po. Yun lang po, sir. Okay? Okay po. So for the meantime, intayin po natin yung gagawing assessment ng DSWD at saka ng barangay. Chairman! Yes, sir. Kasama po okay. kay chairman, ha? Darating po dyan yung DSWD at saka kayo po dyan sa barangay. Gagawa kayo ng assessment dun sa situation itong mga bata at saka itong tatay at saka yung sinasabi nitong si Ibrahim. Pagsamasamahin po yun sa inyong gagawing investigasyon, assessment. Okay, chairman? Opo. Okay, sige. For the meantime, huwag ka munang pumunta doon. Hintayin natin yung assessment ng DSWD at saka ng barangay at babalikan namin sila. Okay? Sige po. Opo. Okay. Now, kung ano sinabi ng DSWD, ano sinabi ng barangay, yun po yung sasangayunan ko. Yes po. Okay, kasi sila ang mismong pupunta doon sa site mag-imbestiga. Opo. At sisiguraduhin ko sa iyo, hindi ka madidihado rito. Salamat po, Sir Rabi. Basta't mag-behave ka lang. Opo. Alang-alas sa mga anak mo. Okay? Opo. Pwede po, may request po kasi ako. So, yung bunso po kasi namin anak, yung mama niya po kasi, nag-chat po noon. Sabi niya po dun po kay Maher na pag nakikita niya daw po yung bunso naming anak, nararamdaman niya daw po na hindi daw po anak ni Maher. So, ang gusto ko po sana mangyari, pa-DNA test yung bunso. Ito yung problema eh. Sabi ko kanina, nabanggit ko yung sama problema, yung third party na nagkikialam. Kaya nga, Tay, at kiutol at kinanay, huwag natin muna pakialaman. Buhay nila yun eh. Kasi maraming mga mag-asawa, magkasintahan, nagkakahiwalay dahil sa pakikialam ng third party, usually magulang ng babae o dili kay magulang ni lalaki. So, kung alisin natin yung pakikialam, maraming mga marriages at mga relationship masisave. Ang sa totoo po, hindi naman kami nangingialam. Opo. Ang pinipigilan lang namin, yung pagwawala, halos, lagi na lang ginagawa sa amin, sa harap ng tindahan namin. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi yan, Sir Tulpo. Kasi yan tao na yan, influensya yan. Alam ko, influensya sa droga yan. Nagdodroga ka, ano, Ibrahim? Hindi po, Sir. Ay, sus. Baka kayo po ang lagi nagwawala dahil lagi ay, kayong ako, gabi Maria. Kasi lasing. Ako lasing. Tapos ikaw kayo, yung tinanggihan mo yung pagka gumagamit ka ng droga. Huwag mo kong lukuin, Mayer. Hindi po ako ma-influensya niyan dahil mga edukado po ang mga kasama ko dito Sus. Sa bahay. Sir, huwag mo gamitin yung salitang edukado. Marami ako alam na edukado na addict. So, hindi po pwedeng dahilan yung edukado para hindi maging addict yung isang tao, isang opo, grupo ng tao. Opo. So, anyway. Alam niyo po malalas kung sinasabi niyan po sa akin, Sir Atitul po. Kaya hindi po ako babalik niya dyan. At saka, alam niyo po kung bakit naubos na rin yung pasensya ko dyan, yung naubos na rin yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi lahat ng bagay na binibigay ko sa kanya, sinasangla niya. Tapos parang wala pa kayo yung mga magulang niya. Sinungaling niya. Yan ang sinasabi sa'yo ng ano, eh di ba pinakita sa'yo picture, sinabi sa'yo na naiwan ko sa kotse yung bag. Andiyan naman lahat. Bakit sinungaling? Dapat yun na. Ang motor! Ilang beses mo hindi ko po yung sinabi sa'yo ng magulang mo kasi napinibahid mo doon. Sinabi ko mo. Kasi ang alam ng magulang mo, ang gusto ng magulang mo, ano? Maging pasyente ka, kagaya ng mukha, kagaya ng daray na ginagawa ng pakay sa'yo. Okay, ma'am Yona, wala po akong balak na kayo po ay pagbabalikin pa muli. Ngayon pa lang nakikita ko na very toxic na po talagang relationship ninyo. Kawawa dito yung mga anak nyo. Kaya nga po, hindi ako mangangahas na para kayo po ay pagbabalikin. Ang sa akin naman po, gusto ko magkahiwalay kayo naman matiwasay, mahinahon, at ito si sir mag-behave para magkaroon naman po siyang karapatan na mabisita po yung mga bata. Pero kung hindi po siya mag-behave at magwala siya na magwala, I'm telling you, Mr. Ibrahim, ako mismo gagawa ng paraan na hindi mo na makikita yung mga bata kung puro ganun ka na lang, puro trauma lang ibibigay mo sa mga anak mo. Opo, sir. Di ba? Maliban na lang kung magparehab ka, kung ano man yung meron kang problema dyan. Yes po, I promise, sir. Sige. Ganun lang muna for the meantime. Sige po, Tay. Yung reporter ko po, kasama sa mag-imbestiga, tatlo po. Reporter ko, tapos yung DSWD, tapos yung pong barangay. Okay? And hintayin ko po muna kung anong desisyon ng barangay ng DSWD. Base po sa imbestigahan ng dalawang grupo, yung barangay at saka yung DSWD, yun po yung sasangayunan ko. Okay? Ito po, sir. Sige, salamat po tayo. Salamat po, Ma'am Yona. For the meantime, Ibrahim, stay yes. away ka muna. Huwag ka muna pumunta sa bahay nila tatay. Layo-layo ka muna.
Kasi sayang ibibigay kong tulong kung mamaya malasing ka mamayang gabi, sa isang gabi pupunta ka magwawala, ay atas ako, hindi na kita tutulungan. Apo, apo. Salip, ang tutulungan ko ng gusto itong si Ma'am Yona at yari ka. Okay? Apo. Pakabait ka muna. Thank you, thank yes, you. Sige thank po. You po. Imbestiga muna and then kung ano yung resulta sa investigation, sasabihin namin sa inyo. Salamat, Yona. Ingat po kayo dyan, Ma'am Yona. God bless po, Ma'am Yona. Apo, wala na po. Okay na po yung ano, tawag po dito. Kumbaga, hindi na po talaga siya magbubulo at hindi po. Yung manghihingi ng yung pagpera, manghihingi ng pera. Hindi po. Wala na po siya para patungo. Wala, ma'am. Ma'am. Ma'am, wala na siya. Kaya sabi ko, hindi na siya pupunta doon sa bahay ng tatay mo. Wala na muna habang ginagawa yung assessment. Ngayon, kung lumabas sa assessment ng barangay at ng DSWD at ang kanilang recommendation na talagang loko-loko itong si Ibrahim at hindi na dapat pinapalapit dyan kahit kailan, susuportahan ko. Okay. Hayaan muna natin yung DSWD at saka barangay mag-imbestiga, ma'am, ha? Sige po, yun po muna tayo. Apo. Ibrahim, huwag ka muna lumapit, ha? Huwag ka muna pumunta. Apo. Okay, sige. Huwag ka lumapit sa bahay na tatay. Salamat po. Ulit-ulit talaga may kita natin sa programang ito yung dahilan kung bakit nagkakahiwalay yung mag-asawa. Pag ako'y nagsasalita, pag kinukuha ko ninong sa mga bagong kasal, yun yung una, yung kasama doon yung pakikialam na mga biyanan. Mm. Tapos, yung isa ay mama's boy o yung isa, papa's girl. Opo. Number one yan. Pangalawa, pera. Hindi nag-intriga. May tinatawag ang pera, hindi mo binibigyan pera mo, etc. Mm-hmm. Pangatlo, barkada. Mm-hmm. Puro barkada ka na lang. Labas ka na labas. Wala ka ng time sa family. Pang-apat, of course, nasa top of the list na dapat to. Bisyo, sugal. Ah, yes po. Babae, droga. Dagdagan mo panlima. Ano pang panglima? Hindi ko alam, sir. Hindi pa ako nakasal. Selos. Ay. Yung wala sa lugar. Yan, yung limang yun. Yun, take Selos. Your pick. Diba? Yun, lima, dapat palagi niyong iwasan. And again, malaking factor din dyan, yung bang nagkikialam ng mga relatives. Yes po. Kaya ako, happy ako dun sa biyanan ko, si sumalangit na si Nanay Marta. Hindi nagkikialam yun. Papagalitan pa niya kuminsan si Jocelyn pag nag-aakam. Si Jocelyn pagkalitan. Hindi kinakampihan, sir. Kinakampihan. Tis-tis ka kasi. Sabi niya, kasama sa trabaho niya, tsa-tsa-tsa. Ganon, bilib ako. Kaya namimiss ko si Nanang. Si Nanang. Diba? Hindi siya gumagatong. Mm-hmm. Ayoko. Tama, pinipigilan pa niya. Yung mga iba kasi, sir, grabe sa gatong. Yung gatong, yung mahirap, doon magkakahiwalay-hiwalay. Anyway, maayos din yan. Yung barangay, Mikey, alam na at saka DSWD.